Isang aktres, ginulat ang lahat sa kalansay na pangangatawan nito ngayon. Wala namang masama kung pumayat, pero kung hindi na ito maganda tingnan sa katawan mo, parang may mali na. Siya ay aktres ng Kapuso Artist na magaling din sa pag-arte sa harap ng kamera. Siya ay nakagawa na ng maraming TV shows, series at mga pelikula. Nito lang mga nakaraan, ang kanyang mga tagahanga ay napansin ang pagiging butot balat na lang niya, kaya marami ang nagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Marami tuloy ang nagsasabing may malubhang karamdaman ba ang aktres? Halikayo't kilalanin natin ang aktres na ito. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. Ang tinutukoy nating aktres ay walang iba kundi si Rian Ramos. Kinlaro ng aktres kung bakit naging butot balat na lang ang kanyang katawan. Dahil sa kanyang stress raw ito, hindi dahil sa kumakalat na istoryang eating dysfunction. Ayon sa aktres, of course not. Pag nakatingin ako sa salamin, alam ko, nakikita ko kung ano ang hitsura ko. Patuloy pa niya, it's not like I'm trying to lose weight because I feel big. Kasi iniisip talaga ng tao na nag-diet ako, nag-cardio ako para pumayat ng ganito. Pero yung totoo raw talaga ay sobrang na-stress siya. Ang totoong dahilan di umano ng stress ni Rian ay ang paghihiwalay nila ng kanyang boyfriend na isang Israeli na si Amit Borsok. Nang maging heartbroken siya, nawalan siya ng 15 pounds at na-shock na lang nang makita ang kanyang sarili. Sobra di umano ang pinagdaanan ng aktres dahil sobrang nasaktan siya sa paghihiwalay nila ng kanyang boyfriend. Dumaan sa stress, umabot pa sa punto raw na nasa kama lang siya, lagi hindi nakakatulog ng mabuti. At kung kakain siya, kahit anong sarap pa ng pagkain ay walang kalasa-lasa para sa kanya. Mahirap ang pinagdaanan niya para makarecover. Ito raw ang unang pagkakataon na nahirapan siyang mag-move on pagkatapos ng paghihiwalay. Dati naman daw pagkatapos ng breakup ay lalabas lang siya kasama ang mga kaibigan at maghahanap ng distraction. Pero ngayon, sobrang apektado raw siya. Inassure din naman ni Rian ang kanyang mga taghanga na inaalagaan niya ang kanyang sarili ngayon. Kumakain raw siya ng 3 beses sa isang araw. Uma-attend na rin ngayon si Rian ng Bible studies. At nakaka-5 hours sleep na raw siya ngayon. Ayon sa kanya, magiging okay rin daw ang lahat. Hindi na rin nabanggit ni Rian kung ano ang dahilan sa paghihiwalay nila ng kanyang boyfriend. Alam niyo ba kung paano maiwasan ang stress? Ang stress o minsan tinatawag na tensyon sa Pilipino ay isang sitwasyon na kung saan ay dumadaan sa pakiramdam na ikaw ay nahihirapan, nababahala, labis na kapaguran at tila nawawalan ng pag-asa. Ang stress ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay para sa maraming tao. May antas ng stress na hindi naman nakakapanira. Ang katamtamang level nito ay nakakatulong sa katawan at isipan na harapin ang mga hamon ng mahihirap na suliranin at tuwing oras ng krisis. Ang mga ilang sanhi ng stress o tensyon ay maaaring magmula sa isa o kombinasyon ng mga sumusunod: problemang pinansyal, di pagkakasundo sa pamilya o sa trabaho, kawalan ng balanse sa pangangailangan ng oras at atensyon ng pamilya at trabaho. Nariyan din ang pagkakaroon ng mababang sahod o ang kawalan ng tahanan, pagkawala o pagkamatay ng isang mahal sa buhay o kaibigan, away sa pamilya o labas ng tahanan, pagkasakit, aksidente, pagiging biktima ng karahasan o iba pang trauma, pang-aabuso ng alak o droga o di sapat na nutrisyon.
Nakakadulot rin ng stress ang culture shock na nararanasan ng mga migranteng manggagawa na baguhang naninirahan sa ibang bansa na iba ang kultura ng mga amo at katrabaho kumpara sa nakasanayan. Kabilang na rito ang pagharap sa isyo ng rasismo o iba pang uri ng diskriminasyon na maaaring maranasan sa kadahilan ng oryentasyong sekswal, edad, rehiyon, lahi, kultura at iba pa. Hindi rin maiiwasang ma-stress ka kapag kayo ay naghiwalay ng iyong minamahal. Ang pangmatagalang stress ay lubhang makakaapekto sa isang tao sa kanyang pampisikal at pag-iisip. Ito ay maaaring humantong sa sakit na lubhang depresyon o pagkalungkot, atake sa puso, matinding pagsakit ng ulo at iba pa. Ang tuloy-tuloy na stress ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain, nagpapababa ng mga pagpapahalaga sa sarili, nakakapanira ng magandang relasyon sa tahanan at kaibigan, pagbabawas sa gana at pagiging produktibo sa trabaho at humahantong sa matinding pagsisisi sa sarili. Bagkus ito ay parte na ng modernong pamumuhay, may mga ilang hakbang na maaaring makatulong upang mabawasan ang masamang epekto nito. Ang ilan ay ang mga simpleng hakbang na mga sumusunod. Unang-una na nga riyan ay manatiling positibo, mag-focus sa mga magagandang bagay tungkol sa sarili at kapaligiran, ugaliing maging positibo sa pag-iisip sa mga hinaharap, at isiping malulutas rin ang mga problema. Turuan ang sarili na matanggap na may mga bagay na sadyang di mo kayang baguhin. Pahintulutan mo rin ang sariling malungkot paminsan-minsan. Hindi lubusang masama ang pagpapahintulot sa sarili na maging malungkot. Bigyan ang sarili na sapat na panahon na magdalamhati sa kawalan at unti-unting mag-adjust para malampasan ito. Dumalaw rin sa isang matalik na kaibigan o kamag-anak. Ang isang mabuting kamag-anak o kaibigan ay makakatulong lalo pat kung ito ay isang taong magaling makinig. Pwede mo ring mapahingahan ng iyong saloobin ng walang pag-aatubili at makapagbibigay ng magandang payo sa iyo. At magmuni-muni rin o meditation, ang yoga, arte at pagtugtog ng musika ay nakakapag-relax. Ang mga diskarteng ito ay dapat na makasanayan sa pagdaan ng panahon upang epektibong magamit pagdating sa panahong may hinaharap. Isa rin ang pampawala ng stress ang tumawa ng madalas at libangin ang sarili. Ika nga nila, laughter is the best medicine. Maaari itong makamit sa simpleng pakikipagbiruan, panunood ng pelikulang nakakatawa o nakakaaliw, o pagbabasa ng mga librong nakakapagbigay halakhak o inspirasyon. Ito ay napatunayan ng nakapagbibigay ng dagliang pakiramdam ng pagaan tulad ng pagpawi sa matinding kirot dala ng muscle spasm. Sa pangmatagalan, nakakatulong ito na magpaganda ng immune system at sa paglabas ng neuropeptides na nakakabuti sa pangangatawan. Isa na nga riyan ang pampawala ng stress kapag ikaw ay aawit. Ayon sa pananaliksik, ito ay mabisang pangontra sa stress, nagpapababa ng presyon, nakapag-release ng mga mood enhancers na oxytocin at nakapagpapakalma ng sympathetic nervous system. Maiehersisyo din ang daluyan ng paghinga na makakatulong sa paggamit ng mahimbing na tulog. Matutong humindi o umayaw. Alamin ang sariling limitasyon. Magpasa personal o professional na buhay, matutong umiwas sa dagdag na responsibilidad. Pagkulang ang iyong oras na magampanan ito. May natutunan ba kayo sa ating pananaliksik ngayon? Kung meron man kayong reaksyon tungkol kay Rian Ramos, huwag mahiyang mag-comment at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-click po ang bell notification para lagi kayong una sa mga susunod nating videos.